naman po kayo. Oh, yan, pag-usapan natin. Pek, huwag dodoblehin. Isang beses lang binabasa ko. P stands for? Persistency. Ano ba yung persistency? Pangbata. Dalhin mo sa palengke, nakakita ng lurang, sabihin. Mama, bilhin mo kong laruan. Walang pera. Mama, bilhin mo kong laruan. Inurot. Mama, bilhin mo kong laruan. Sinampan. Mama, bilhin mo kong laruan. Sinabunod na. Mama, bilhin mo kong laruan. Tinadya ka. Mama, bilhin mo kong laruan. Nagisa ka. Matutulog ka. Mama, bilhin mo kong laruan. Pagkising. Mama, bilhin mo kong alam po ay, yung bata, walang pakialam anong irarason ng nanay dahil nakafocus siya sa gusto niya. Yes! Yan tayo. Wala kayong pakialam anong sabihin ng kapitbahay nyo, ng kumare mo, ng kumpare mo, ng kasama mo sa trabaho, ng kamag-anak mo. Wala kayong pakialam dahil ang focus mo yung pangarap mo. Yes! Persistent ka. Yes! Masakit man yung mga nasasabi sa iyo. Masakit. Alam niyo ba yan? Totoo mangyayari sa inyo yan. Yes. Marami kayong mapapait na salita na maririnig sa mga, hindi lang yan kaano ha, kaibigan, minsan sa kasamahan niyo pa sa bahay. Minsan magulang mo. Worse yung iba, asawa pa nila. Ang sasakit. Pero kung persistent ka, alam niyo ba yung persistent? Kung iyan, hirap kayo, paano pa kaya yung second system, third system? Meron pa yan. First pa lang yan. Yan. Gets nyo? Yes! Efficiency. Well-equipped ka dapat. That's why you always have to attend trainings. Hindi lang offline, syempre marami tayo sa online. Kung kailangan yung ulit-ulitin yung training, ulit-ulitin nyo. And then syempre, consistency. Yung consistent pa yung ginagawa mo. Kumataw ka ngayon, bukas, pahinga, yan. Wala na sa consistency. So, tandaan nyo to. Bakit? Ito yung ginawa kong formula. Bakit ako? Yumaman. Efficiency, consistency. Yan. Sa mga babae, para maalala nyo, yun. Laging mag-ugas.